Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Hot Mama Talks. So for today's video, I'm going to do a lipstick review of my favorite lipstick and my makeup kit. So, okay, so for this, particularly, I'm going to do a review for Maybelline products. So actually, I have Maybelline sticks here. But for this review, I'm going to do a review for Maybelline matte lipsticks, yung kanilang matte collection. So I have here, actually, madami siya guys, pero kinuha ko lang yung mga favorite ko kasi yung iba hindi ko naman gusto. Lagi mga shades na mga purple, peach, anong peachy side, and yung sobrang hot pink, hindi ko siya masyadong bet. Kaya huwag na natin siyang isama kasi hindi ko naman talaga ginagamit. And actually, wala naman kayong makikitang pictures ko na naka-lipstick ako ng ganyang kulay. So, ito lang yung mga ginagamit ko talaga sa vlog at saka pang everyday. Ayan, so I'm going to start from the lightest up to the darkest shade. And I will describe kung saan ko siyang occasion madalas gamitin at kung kailan ko siya laging ginagamit. So basically, ayan, pakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong shade. So for this one, so it's barely there. Let's make this quick kasi ang dami nito, baka tumagal yung video natin. So barely there. Let's see. This is a powder matte. Let me see here. Very quickly. So this is a powder matte. It's like a light pink. Parang light baby powder pink. So let's see. For the shade, I would use this siguro pag mga quick errand, okay na to. Parang ano lang, just to give a hint of color sa lips. It's not much. Actually, pag sa malayuan, hindi naman siya talaga ma-notice or hindi naman siya mapapansin. So it's like just the closest natural color of your lips would be barely there. Kung ito yung gusto ko, kung parang wala lang, yung gusto mo lang na parang no makeup makeup look na parang wala pero meron na wala, ganun. So I suggest you use barely there powder matte. So let's just remove this one. Okay, so after that one, I'll show you nga pala yung ano niya. Ayan, ito yung kulay niya guys, take a look. There, that's barely there. See, it's very light pink. And the next one will be, this is one of my super favorite. Basta I can't describe, sobrang ganda niya. Gustong-gusto ko yung pagka-natural niya. Although hindi siya pink, hindi naman siya brown. Like, medyo pud-pud na siya ng very light kasi sobrang ginagamit ko siya. Ayan, it's a cross between pinkish na brownish. Ayun, pinkish na brownish. So, there's just lighting na natin. Mahirap i-describe. Pag talagang, ano, aesthetic look. This one. Although this one is parang, since it's a matte, medyo, I suggest that you put on lip balm first before putting this one kasi medyo dry. Nakaka-dry siya. Ayan. See? So, not everyone can pull up this color of lipstick. I remember when I was at the powder room sa office, meron akong office mate na nahihiram ng lipstick. Dala ko siya. Sabi ko, ito lang oh, ito lang yung dala ko. Kung carry mo, sige, di in-apply niya yung ganyan. Boom! Pagtingin niya, sabi niya, ay, hindi ko carry to, mukha akong bangkay. So, not everyone can pull up this color. So, yun. Magkano manakas ang loob niyong magganito ng kulay? Pale, oh, di ba? Isa na ako doon. Zombie-zombiehan, ano, school of acting. Kasi, I suggest, if you have this pale color sa lips, go over on your eyeshadow. So, hindi masamang mag-imax natin yung kulay ng eyeshadow at ng blush on kapag ganito ang ating lipstick. So, mababalance niya, di ba? So, di ba? Boom! Parang ang ganda. Yung lips mo, ganyan. Pero yung eyeshadow mo, tsaka yung bibigay ng contrast sa face mo or ng color is your blush and your eyes, especially pag maganda yung kulay ng mata mo. Carry mo ang ganitong kulay ng lipstick. If you don't have anything on your face, like for example, kilay ka lang, tapos powder, tapos magaganito pa, medyo hindi maganda maliging effect. So you should balance it out with another color on your face
closest to this color. So, go a little darker than the Clay Crush. So, tingnan niyo sa mga eyeshadow niyo kung ano yung kakulay niya. Tapos, medyo kapal-kapalan niyo yung brown. I suggest you use brown. And sa cheeks, siguro yung go. Nakalagay dito is Orgasm. Ito yung kulay nito eh. So, pagka ganito yung lipstick mo, pwede mo siyang partner ng ganito. So, mas maganda yun. But don't use this alone. But alam nyo guys, may tip ako nga pala. So, pwede rin siyang gawing pag wala kayo talagang eyeshadow. Pwede nyo rin ilagay na as eyeshadow or lip color pang emergency. Ayun. Pang kulay din siya actually. Mga lipstick naman, basically pwede yan na ilagay din sa eyeshadow. Ilagay sa mata at saka ilagay sa ating lip, cheek. So, next one. Clay Crush. We have Clay Crush and Barely There. Next one will go Almond Pink. Almond Pink is a powder matte also from Maybelline. So this is how it looks. So para siya, pag kinumbine mo yung dalawang ito, si Clay Crush tsaka si Barely There, you will get Almond Pink. Let's see. So, as you can see, habang ina-apply mo siya, habang kinakapalan mo yung kulay niya, is lalo siyang nagiging fiery pink. So, ganyan siya. May pagka, tingin ko may pagka ano siya, may pagka purple, or parang pink siya na hindi siya masyadong, alam mo yun, eksenadora na pink. Meron kasi yung pink na ano, like yung fuchsia pink, yung pagka yung suot mo eksena ka, yung parang ikaw, lutang na lutang. Para ito hindi, parang low profile na pink, low key, yun. So, ayan. This is Almond Pink, yan. At the best i-partner ko if you're wearing jeans, white shirt, or basta anything na aesthetic looking like brown or khaki or white. So, this will go, this will be a nice pair for that get up. So, yeah. Ayan na siya. So, what I suggest is, so, medyo may pagkaano siya, may pagka matapang na pink, pero hindi siya bright. Pag sa eyes, medyo kalma lang ang eyeshadow nyo. Kalma lang ang blush. Para mag-pop yung kulay ng pink na to. Huwag nyo siyang don't go overboard on your blush and on your eyes if you're wearing this lip color. Alright, so this is Almond Pink. And again, this is how it looks. They're one of my favorite. Okay, so the next color will be Touch of Nude from Powder Mattes, also by Maybelline Color Sensational. So this is how it looks. Around. Ah, kita niyo, medyo ano na siya, pud-pud na. Kasi isa to sa, ito actually nasa bag ko to eh. Nasa bag, sa office bag ko to, kaya nagme-melt. Yan, so pakita ko sa inyo. Ito yung lagi kong ginagamit sa office. So it's a cross between pink and medyo may pagka, I could say it's hindi naman brown, it's toasted pink, parang ganun. Pink na may pagka nude. This is what I always use at the office. Ito ganito lang siya. Ayan lang, simple girl lang ang ano, ang peg pagka ganyan. Ayun. Actually kung titingnan niya parang magkakakulay siya, pero hindi. It depends na lang kung ano yung go na pastel on your eyes or go darker if you're going night out. So it really depends. Dumidepende talaga sa overall look ng tao. It's not just your lipstick but your eyes as well and your blush. And if you're going out at night, of course, it's okay to go beyond the natural. So medyo mas makapal, mas okay paggabi. Ayun, so burahin na natin siya. Actually, napansin ko, teka, dalawa yung gun range ko dito. Naulianin ako. So, bumili ako ulit. Hindi ko alam meron na pala ako. So, dalawa siya. Ito si gun range. Bakit nga ba dalawa to? Makalimutan ko meron ako, so dalawa siya. Basta pag kasi Maybelline, I trust this lip brand. Hindi siya complacent sa color. Parang every so often, nagpapalit sila ng variants and all. Sumasabay sila sa trend. And they go on a huge sale, always. Okay, so let's go with the gun range. This is Loaded Bolds, also by Color Sensational from Maybelline. So this is how it looks. It's like a brownish. Pero hindi siya ganun ka-ano na brown, katapang. So let's go. Actually, I don't remember anymore kung parang nagamit ko ba to.
Once ko lang yata nagamit nung gumawa ko ng funeral makeup tutorial. Parang ito yung ginamit ko. See, so this one, medyo, medyo papunta na siya sa Halloween, guys. So it's technically, it's a brownie. Hindi siya, guys, hindi siya pang everyday. Hindi siya cute na pang everyday, pang pa-cute, pang date night, hindi. More of ano siya, pang pictorial, or kung gusto mo ng medyo aesthetic looking pictorial, nakaganyan ka. So, if you're wearing this type of lipstick or this color, please don't wear something dark like this. So, hindi siya maganda. So, if you're gonna wear this one, please just wear something like white, pink, or any pastel para hindi naman masyado kang mukhang patay. So, I would describe this one as lipstick na mukha kang patay. Yun man suggestion ko eh. Hindi, don't keep lipstick na parang pare-pareho na pang pare-pareho red. I suggest that you keep one color na medyo unconventional. Mag-keep kayo ng isang brown, mag-keep kayo ng isang pastel, mag-keep kayo ng isang black. Kasi in the future, magagamit niyo yan. Tapos mahirap maghanap pag kailangan niyo wala kayong magamit. Kunyari, pupunta kang Halloween, wala kayong black lipstick. So, di ba paano yon? Okay, punta na tayo sa Mysterious Mocha. This one. Also, 631 Mysterious Mocha, Maybelline, New York. Let's see. There you go. So, si Mysterious Mocha is a cross. It's closest thing to Gone Green. So, parang pareto sila. Look, nakaka-pale siya. Nakakapayat, actually. Pagka, ang tip ko, yung mga paler color na lipstick, pag gusto nyo medyo mukhang zombie or medyo mukhang payat, yun. Perfect ang ganitong kulay. If you want to make your face na magmukhang medyo payat. So, let's go to the next one. So, the next color will be Roll Cocoa. It's cute. It's like chocolate. Whatever. It's like whipped chocolate. So, let's try. Like I've said kanina, if you want to stand out to an event, then you wear this type of lipstick. And again, not everyone can pull off this type of color. So, if you're in a darker skin tone, medyo hindi siya bagay. So this one. This is Roll Cocoa. Let's move on. Alalim muna natin. We're on to the last three. So the next one is Burgundy Blush. Look at that. It's like toasted red. Let's try. You know what? Pag ganito ka dark ang lipstick, you need to be very careful for when applying that kasi ang prone niya sa lagpas, you see. And what I can give you is a tip na kapag you're using this like black or brown na mga color, then you have a matching lip liner. Kasi pag binura niyo siya, magkakasmudge. So for any mist gaps or uneven lines, then a lip liner will do. You don't need to use the lipstick kasi minsan kailangan talaga pointed para maging the perfect yung shape. So this one, Burgundy Blush, and I would suggest to use this one if you want to stand out in a party and in a formal dress sa babae. If you're wearing like sparkle, like cutting jewelry dyan, then you need to put up your hair like this. Itaas yung lang yung hair niyo. Ang ganda siya sa gabi. Tapos pag nakaano ka, nakataas yung buhok. Tapos meron kang earring na and sparkle. So, this is the perfect lipstick. You don't always use red when you're in a party. Madalas limited to sa pictorial. Kasi ang lakas niya maka-emphasize ng bibig at makadaya. Kung gusto mo ng bigger, lumaki yung bibig mo. I mean, maging plumper yung lips mo, then you just need to get an eyeliner, ilagpas mo lang na konti, tapos use this type of lipstick, then boom, diba? Instant, Angelina Jolie yung bibig lips. So, hindi ko na siya nilagpas kasi meron pa akong iba. I highly suggest, if you're gonna wear this dark
color, you put on, again, lip balm first. Para yung pigment niya hindi kumapit masyado sa lips niyo, kaya pagtatanggalin niyo mas mabilis. So, okay. Okay na tayo kay Burgundy Blush. And let's proceed with the next one. And these are the two colors. These are two reds. Boom, this one first. Then this is 625. Are you ready? Look at that. It's so red. It's red. Like Christmas red. Yung red na masaya. Hindi yung red na creepy. Kasi may red na creepy yung bloody red is a creepy kind of red. Pero yung happy red, ito yung like yung ginagamit sa Christmas, yung maliliit. Poinsettia ba yun? Poinsettia flowers yun. So nice. It's so red. But hindi ako masyadong ma-red talaga. I'm more on the brown side. So, may nag-swatch pa tayo. Ano ba? Madali lang to. This is, I think, this lipstick, I used this only few times. No Christmas siguro. Pag meron kami yung reunion way, way back years ago. If you wanna pull off a put-together look or pag gusto mo, alam din mukha kong nag-ayos, then wear red lipstick. Pero yung red ay hindi ito pang random. So you don't go to the office using this type of red. Actually, pwede naman. Pero, di ba, parang sa dress code and all, it's not suggested. So, wag na lang. I-reserve nyo din itong red sa mga party occasions. Happy lang. So, red. What can I say? It's red. Let's go to the last red. I have Rich Ruby 691. Again, from Matt. Collections of Maybelline. This is how it looks. Para silang magkahawig nito si Are You Ready? So I can tell the difference. Parang pareho lang sila. Let's see. Yung kanina parang may pagka red or fuchsia or something. Mas younger red yung itong si Are You Ready? Whereas itong si Rich Ruby is more matured red. Parang ito mas kere ko to. Mas maganda siyang para sa akin lang. Parang mas madali siyang mabagayan ng damit. Hello, I'm back and moving on to our last color. So this is Chocoholic, the Loaded Bolts of Maybelline again. So let's try. So as you can see, it's a cross between toasted red and toasted brown. So yun, and of course, chocolate. So parang nag-aagawan yung kulay niya, you see. It's not really chocolate. So parang mas prominent yung ano niya, yung brown at red. So ayan. And this is the result. See? And again, pang party siya, pang evening go-to if you're going on an evening fun. Formal evening fun, and this is the best option. And yes, so we're done with our lipstick reviews from Maybelline. So all in all, kukuha na ako ng top 3. So top 3 tier of all these colors na pinakagusto ko talaga. Ang aking number 3 would be Rich Ruby. So itong red. You know, pang go-to ko pagka talagang kailangan ng red, like Christmas, or talagang requires me to match my red dress. This is Ruby 691 Matte from Maybelline. So this is my number 3. And of course, kukuha tayo ng isang darker. I would pick Touch of Nude. Ito. Ito talaga yung ano ko eh. Talagang feel ko lang talaga sila. Yung mga ganyang kulay. And then my top tier or my number 1 is Clay Crush. Yan. So yung pinaka palest of all the pale. Yun yung pinakagusto ko. Why? Kasi feeling ko ako lang yung may ganitong kulay with so many people around me, lalo na sa work, ganyan. Feeling ko ako lang yung makakapag-pull off ng ganitong kulay. In simple word, yung parang maputla. Putla-putla is school of acting. So ito. Feeling ko carry ko siya kasi in a workplace, you don't really need to put on too much. So this would be enough. Okay na sa akin si Clay Crush. Pwede rin siya, pang-errand ko rin siya, pang mabilis ang ano, para na hindi ako magmukhang colorless. So, this would be the good option. So, this is my number 1. Clay Crush Matte 656 by Maybelline. Highly recommended by me, of course. So, that's it.